Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, patuloy tayong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, ating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw. Upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na sa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buwat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan mula sa alabok ang mga mahirap. Sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Music.
Sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung papaanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at siya'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, di napahamak di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay tinititindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at ahatulan ng kaparusahan sabagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo man po ay naghahanap ng mga palatandaan. Madalas, ang ating pong panalangin ay nilalakipan natin ng mga signs. Sinasabi natin, Panginoon, kung talagang ito ang gusto mo para sa akin, bigyan mo ko ng palatandaan. Nang sa gayon, makita ko na ito nga po talaga ang dapat kong gawin. Ngunit kapag tinignan po natin, ano po ba talaga ang naisin ng Panginoon? At sa araw pong ito, pinakikita po sa atin ang iisang palatandaan. At ang sinasabi po ngayon ay ang nangyari kay Jonah o Jonas. Ano po ba ito? Meron pong tatlong bagay na pagkakahalin tulad si Jonas at sa ating Panginoon sa poong Jesus Nazareno. Makita po natin ang pagdating po ni Jonas ay ang tinatawag po nating pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ay doon sa tinatawag nating Gentiles sa mga pagano. At gayon din naman, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nagpahayag ng mabuting balita sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao. Ang ikalawang bagay na tinitigdan po natin ay ito. Tatlong araw si Jonas sa belly of the whale at ngayon tatlong araw din ng ating Panginoon doon sa libingan. At matapos po yun ay nagkaroon ng tinatawag na buhay o pagkabuhay. At ang ikatlong bagay na ating pong tinitignan ay ang tinatawag po laman ng pagpapahayag ng mabuting balita. Walang iba kundi ang tinatawag nating repentance, ang pagsisisi sa mga kasalanan. Pinahayag ni Jonas ang pagsisisi sa kasalanan sa mga Ninibe, doon sa Ninibe. At ngayon ang ating Panginoon ay dumating upang sabihin sa ating talikdan natin ang ating mga kasalanan.
Mga kapatid, kapag tinitignan po natin ang mga tinatawag nating palatandaan, hindi po kaya sapat na ang palatandaan ay walang iba kung hindi ang poong Jesus Nazareno. Minsan iniisip mo na sa iyong sarili, minamahal ba ako ng Diyos? Ngunit kapag ating pong tinignan ang larawan ng poong Jesus Nazareno, ito po ay isang napakalinaw na palatandaan na tunay na nagmamahal siya sa iyo. Hindi pa po nga nakontento, hindi lang pinasan ang krus, kundi inilahad niya ang kanyang kamay upang ipako hanggang sa mamatay rito para lamang sa katubusan ng ating kasalanan. Isang napakagandang tanda ang ipinakikita ng Diyos sa atin. Ngunit papaano po kaya natin to tinitignan? Ito nga ba talaga ang tandang hinahanap natin? O ang gusto po natin ay ang mga tandang magmamatch kung ano po ang naisin natin? Mga kapatid, minsan po kapag tinitignan po natin ang mga bagay na ito, alam ng Diyos kung ano ang makabubuti sa iyo. Kung kaya naman, buong pananampalataya mo lamang ibigay ang iyong sarili nang sa gayon maganap kung ano ang kanyang kalooban. Ang hinihingi niya ay ang pagsisisi ng iyong kasalanan at ito ay tanda ng pagbabalik loob mo sa kanya. At kapag ito po ay ating nagawa, ngayon, naging sapat ang palatandaan dahil ang palatandaan ng pagmamahal ay nilakipan natin ang palatandaan ng pagtugon sa pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. At ito ay walang iba kundi ang pagbabalik loob natin sa Panginoon. Mga kapatid, minsan po kapag tinignan po natin ito pong Queen of Sheba, alam niyo po ba kung ganong kalayo ang travel niya po mula sa South Arabia going to Jerusalem? Ilang weeks po ang itatagal ng travel niya para lamang mapakinggan niya ang karunungan ni Solomon. Pero hindi niya po inalintana ito. Bakit po? Kasi ang mahalaga sa kanya, mapakinggan niya ang karunungan ni Solomon at ito ang kanyang hinahanap. Pero para sa atin, narito po tayo ngayon dahil nais po nating mapakinggan ang karunungan ng Diyos, ang karunungan ng poong Jesus Nazareno. Ngunit ganong katatag at ganong kadalas ang ating paghahanap sa ganitong uri ng karunungan ng Diyos. Minsan, nandyan na nga lang eh. Halimbawa, ang bahay mo, maglalakad ka na lang ng konti sa simbahan mo, hindi ka pa nga makapagsimba. Kaya ka lang nagsisimba dahil may hinihingi ka sa Diyos. Hindi mo ginaganap na ganap ang iyong pagsisimba at iyong pananampalataya sa regular na pagtungo sa kanyang tahanan. Malapit lang yan. Kailangan mo lang lakarin at makararating ka na sa kanyang tahanan. Pero ito po ba ay pinagsisikapan natin kung ang Queen of Sheba ay tumungo para lamang mapakinggan ang karunungan ni Solomon, tayo man din. Ito po ang pupuno sa ating pagkatao dahil dito mas lalo nating mauunawaan kung ano ang karunungan ng Diyos para sa atin. Kung minsan nalalayuan tayo sa ating simbahan, mismong sa loob ng ating tahanan, makikita natin at masusubaybayan natin kung ano ang naisin ng Diyos. Buksan mo lamang ang salita ng Diyos, ang Biblia na nandyan sa loob ng tahanan mo at maririnig mo ang karunungan ng Diyos. Ngunit ganong katatag at ganong katapat na itinatalaga natin ang ating panahon upang hanapin natin ang karunungan ng Diyos sa ating buhay. Ito lang ba ay nakikita natin sa mga palatandaan na sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin? O ito'y nakikita rin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na sa kabila ng hapis, kalungkutan at struggle, nariyan pa rin ang ating pananampalataya at naglalahad ng ating pagtitiwala sa Diyos na magaganap sa atin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, minsan humarap ka lang sa salamin, makikita mo na rin ang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ngayon dito sa dambana ng ating simbahan, ang poong Jesus Nazareno
ay isang tunay at ganap na palatandaan na ang kanyang pag-ibig ay naguumapaw. Ano pa ang iyong hinahanap? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating tutugon, Diyos ng simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi, manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atinawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak mula sa walang hanggan. Niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwaan sa sansinukob.
sangad mong siya iwas ng lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ng bukal ng tanang kabanalan kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Buling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon yung pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng Panginoong natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
paggaloban ng kabayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Panag ng aming puso sa amin manahan ka, ang init ng iyong biyaya sa amin ipanama. Patnubay ng mahihirap o aming pag-asa't gabay sa aming saya at hapis ang lawkang kaaya-aya. Liwanag ka na aliwan sa amin dumalaw ka, kalinga mo ang takuhan noong unang una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipagaanin. Pinamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Itulot o po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpalatmana
pangako mong kasarinlan ang bunga ng pagkandili, di kaya magpakailanman. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang maliligom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawang dugot banal. Inilulug namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang mga daladalang nilang imahen, dasalan, sampunang kanalang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbibendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
anak amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.